God's timing is perfect. Hindi maaga, hindi rin late. Konting pasensya at tatag ng pananampalataya. Pero worth naman ang paghihintay. Ang plano ni Lord ay laging the best. Minsan, ang proseso ay mahirap at masakit. But remember that when God is silent, may ginagawa siya para sa atin. Minsan, God closes doors para makamove forward tayo. Kasi alam niya na hindi tayo gaganaw. Agad hindi tayo itutulak ng sitwasyon. Sinasagot ng Diyos ang ating mga prayers in three ways. Yes, kapag deserve natin. No, kasi mas deserve natin ang better. At not yet, kasi parating pa lang yung the best. Sabi ng Biblia sa mga ngaral 3:11, inangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa bukas. Everything has God's own timing na ipinapaunawa sa atin. May panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa. May panahon ng pagtatanim, panahon ng pagbunot ng tanim. Okay lang kahit may mga bad days, dahil surely may good days na darating. Ang ulan ay pumabagsak para sa mabubuti at maging sa masasama. So okay lang na may mauulap na panahon, dahil ang panahon ng tag-araw ay siya namang susunod na darating. Kaya okay din kung may malulungkot na araw, dahil ang mga maliligaya at payapang araw is on its way. Sabi ng awit 35b, sa buong magdamag, luha may pumatak, pagsapit ng umaga, kapalit ay gala. Salamat Lord, hallelujah, napakabuti mo talaga. Madalas may mga moments na gusto nating impresya ng Diyos para maganap ang mga plano natin. Gusto natin na magawa niya ang mga ito sa panahon feel natin na ito ang tama. Kapag hindi nangyari sa time frame natin, we begin to question God. Ang bilis natin manghina, mawala ng tiwala at pananampalataya sa Kanya. Kasi inaasahan natin na He will answer us before our own deadline. Pero sa totoo lang, madalas hindi natin kinukonsulta ang Diyos sa mga desisyon at plano natin. When it won't work, we turn our back on Him. Ang dali nating sabihin ay trust God. Pero sa ating kilos at paniniwala ay hindi nagmamats sa sinasabi natin. Pinipilit nating iset yung time, pero ang Diyos ay may tamang panahon. Sabi sa Isaiah 55 verses 8 to 9, ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan ay hindi ninyo kaisipan, ang iyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa sa inyong kaparaanan, at ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. Alam niya ang ating kwento. Alam niya ang umpisa hanggang dulo ng ating buhay. Alam niya na tumatatag ang ating pananampalataya kapag tayo dumadaan sa pagsubok. He knows what's best for us. Mas kilala niya tayo more than we know ourselves. Alam niya kung ano ang para sa atin at hindi. Ganyan siya ka-concern sa ating buhay. Kung babalikan natin ang buhay ni Abraham, ay hindi tayo maniniwala sa plano ng Diyos sa kanya. Siya'y magiging father of all nations. Nung nangako ang Diyos, siya'y matanda na at ang kanyang asawa ay hindi na capable magkaanak. After 25 years pa sila, binigyan ng isang anak. Pero ang pangako ng Diyos ay sindami ng buwan sa tabing dagat ang kanyang magiging anak. Ang hirap paniwalaan, pero natupad yun sa pamamagitan ng kapupan niya.
Kapag ang Diyos ay nangako, ito ay matutupad in His own appointed time. God is true to His promises. Kapatid, kung may hinihingi ka sa Diyos, at hanggang ngayon ay wala pang kasagutan, don't give up. Just be patient. In His time, He will make all things beautiful. Kapag dumating na ang hinihingi mo, wala kang masasabi kundi, thank you, Lord. Lagi mo lang tatandaan.